dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Naranasan mo na bang manirahan sa isang lugar na unang tungtong mo pa lamang ay kakaiba na ang iyong nararamdaman? Marami ng kwento ng katatakutan tayong narinig tungkol sa mga paupahan. Tila maswerte ka na nga siguro kung ang apartment o boarding house na makukuha mo ay walang tenant na multo. Ngunit paano kung ikaw ang malagay sa ganitong klase ng sitwasyon? Ano nga bang gagawin mo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa ating lahat. Palagi po akong nakikinig ng mga sulat na binabasa mo sa iyong YouTube channel. Papa Dudut, pati na rin po sa Kaistorya channel ay nakasubscribe na ako. Fan kasi ako ng mga horror stories at eto ang ginagawa kong pampantok sa gabi. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Dre. 30 years old ako sa ngayon at single. Itong ikakwento ko nga pala ay nangyari noong nasa 20s pa lamang ako. Bagong salta pa lamang ako noon sa lugar kung saan ako nagtatrabaho dati. Bali nakipagsapalaran ako sa ibang lugar kasi baka swertehin ako. Wala kasi akong swerte sa pagtatrabaho sa lugar namin. Undergraduate pala ako sa isang engineering course. Hindi ko na yun natapos dahil biglang nagkasakit ang nanay ko at kinailangan na niyang magkaroon ng maintenance na gamot. Doon na napunta ang halos lahat ng kinikita ng tatay ko. Apat kaming magkakapatid, pangalawa ako, yung panganay naming kapatid ay nagtatrabaho na rin pero nasa ibang bansa siya. Ayaw ko naman na mag-abroad kasi ang gusto ko ay malapit lamang ako sa pamilya ko. Yung araw-araw ko silang nakikita lalo na si nanay dahil sa kalagayan niya. Ang gusto ko ay makasigurado ako na okay siya palagi, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi na nga ako sinuwerte sa mga nakuha kong trabaho sa lugar namin. Kaya nag-isip ako na magtrabaho sa ibang lugar. Pero hindi naman sa ibang bansa para kahit papaano kapag wala akong pasok sa trabaho ay mabibisita ko pa rin ang pamilya ko. Hindi talaga kasi para sa akin ang pag-a-abroad. Kahit pa sabihin na malaki ang kikitain ko doon. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung saan ba magandang magtrabaho at meron akong kaklase dati noong high school na nakausap. Pwede niya raw akong ipasok sa company kung saan siya nagtatrabaho bilang isang call center agent. Hindi ako masyadong sanay na mag-English pero sinubukan ko pa rin. May naipon naman akong pera kaya malakas ang loob ko. Iyon nga lang ay hindi ako nakapasa sa interview para sa company na kakilala ko, Papa Dudut. Uuwi na sana ako noon sa amin pero naisip ko na total ay nandun ako. Bakit hindi ko pa subukan na mag-apply sa ibang kumpanya? Sa pangalawang company na pinag-applyan ko ay natanggap na ako, Papa Dudut. Nakikitira pa ako noon sa boarding house ng sinasabi ko na dati kong kakilala. Buti na lang din at hindi ako pinanghinaan ng loob. Nakakatuwa rin kasi mas malaki ang sahod ko roon kesa sa sinasahod ko sa lugar namin. Nung una nahihirapan ako sa trabaho ko. Lalo na at sumabak agad ako sa night shift. Pakiramdam ko ay susuko na ako sa first week ko pa lamang pero inisip ko ang pagod at sakripisyo na ginawa ko para makakuha ng trabaho doon. Totoo naman na sa una lang mahirap ang lahat ng trabaho. Kapag nasanay ka na ay maning-mani na yon para sa iyo. Ang naging problema ko nga lang ay hindi ako makapagpahinga ng maayos sa boarding house kung saan ako unang tumira. Huwag sa mainit ay maingay pa ang paligid lalo na sa umaga. E pang gabi ang pasok ko noon kaya tulog ako sa umaga. Malapit kasi sa daanan ng tao yung boarding house kaya sadyang maingay, Papa Dudut. Ang hirap pa naman na magtrabaho sa gabi kapag hindi ako masyadong nakatulog sa umaga. May naging kaklose ako na katrabaho si Troy. Matanda lang ako sa kanya ng isang taon. Mas matagal siya sa akin ng 2 years sa company na yon. Nabanggit ko sa kanya ang problema ko sa boarding house ko.
Napansin niya kasi na parang wala akong energy kahit papasok pa lamang ako. Hindi ko alam na si Troy pala ang magiging solusyon sa problema ko. Inalok niya ako na kung gusto ko ay sumama ako sa mga kakilala niya na naghahanap din ng malilipatan na apartment. Mga kasama niya raw yon sa apartment at gusto na nilang lumipat dahil hindi na nila kasundo yung landlady nila. Umayag ako sa offer na yon ni Troy lalo na at apat kami. Mas maliit ang magiging hatian namin sa renta kapag ganon, Papa Dudut. Yun nga lang ay hindi kami nagkasabay ng off ni Troy kaya hindi ako nakasama nang maghanap sila ng apartment. Nang pumasok na si Troy ng sumunod na araw ay sinabihan niya ako na meron na silang nahanap. Bali dalawang kwarto ang nakita nila at tahimik yung lugar. Isang sakay lang ng jeep mula sa trabaho namin at 7,000 pesos ang kada buwan bukod pa sa kuryente at tubig. Papatak na wala pang 2,000 ang hatian namin sa renta kaya maliit pa rin. Nauna ng 1 week si na Troy at ang dalawa pa niyang kasama na sina Albert at Carl sa paglipat sa apartment na yon. Nagpaalam pa kasi ako sa kakilala ko na kasama ko sa boarding house at inubos ko rin yung araw na natitira ko para sa buwan na yon sa boarding house. Pasensya ka na pare ha kung aalis na ako dito ha. Hindi ko talaga kaya ang ingay sa umaga. Hindi ako makakatulog ng maayos. Ang sabi ko sa kakilala ko. Ayos lang, naiintindihan kita. Ako kasi nasanay na, ang sabi niya. Hindi ko kasi kayang masanay eh. Lalo na tala mo naman sa atin na tahimik palagi kahit umaga. Turan ko. Basta mag-ingat ka pare. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Ang sabi naman niya. Mga damit at kaunting personal na gamit lamang ang dala ko nang lumipat ako sa apartment namin ni na Troy. Nasa second floor yon at nang umakyat pa lamang ako sa hagdanan, ay kakaiba na kaagad ang naging pakiramdam ko. Kinabahan ako na may kasamang takot. Hindi ko alam kung bakit naramdaman ko yon, Papa Dudut. Tapos ang bigat pa sa pakiramdam at parang merong bumubulong sa akin na umalis na. Hindi ko pinansin yon at nagpatuloy ako sa pagpunta sa unit namin na nasa pinakadulong pinto. 3 units ang nasa itaas at 4 sa ibaba. Napansin ko na tahimik nga yung paligid kaya sigurado ako na makapagpapahinga ko roon ng maayos. Hindi ko makakalimutan sa unang pagpasok sa unit namin ay sobrang dilim kahit umaga nang lumipat ako roon. Halos wala kong makita tapos ay sobrang lamig. Ang inisip ko noon ay baka dahil galing ako sa labas na maliwanag tapos ay pumasok ako sa isang kulong na lugar. Kaya madilim ang una kong tingin. Sa unang punta ko roon ay walang katao-tao. Nasa trabaho kasi lahat ng kasama ko. Binigyan na lamang ako ni Troy ng duplicate key para sa gate at sa mismong unit at kwarto namin. Kami ni Troy ang magkasama sa isang kwarto at sina Albert at Carl sa isa. Sakto ang laki ng apartment, meron yung sariling CR, may lababo din. May kaunting gamit na rin kagaya ng TV at mga upahan, lamesa at cabinet para lagayan ang mga stock ng pagkain. Yung kaliwang pinto ang kwarto namin ni Troy. Binuksan ko na yon at bigla akong kinilabutan pagkabukas ko pa lamang ng pinto, Papa Dudut. Kumbaga, unang punta ko pa lamang doon ay parang may bad vibes na akong naramdaman. Hindi naman ako nakakakita ng mga multo pero nakakarinig ako ng mga kwento tungkol sa kanila. At karaniwan sa mga napapakinggan ko ay kapag daw mabigat ang pakiramdam mo sa isang lugar. Ibig sabihin ay merong multo o elemento na nakatira doon. Pero hindi ko yon binigyan ng pansin kasi hindi naman ako matatakutin. Isa pa ay mas gusto ko na magpahinga at matulog dahil galing pa ako noon sa trabaho ko ng panggabi. Maliwalas yung kwarto, may isang bintana na nasa tabi na nag-iisang higaan na para sa 2 tao. Ibig sabihin ay magkatabi kami ni Troy sa pagtulog. May cabinet din at salamin na medyo malaki na katapat ng paana ng aming kama. Dahil sa inaantok na ako ay naisipan kong matulog muna at kapag nagising ako ay saka ko aayusin ang mga gamit ko. Nagpalit na ako ng damit, itinakip ko ang kurtina sa bintana para hindi masyadong maliwanag at binuksan ko ang electric fan.
Umaga kasi kaya inasahan ko ng mainit. Pagkahiga ko dahil sa sobrang pagod at antok ay mabilis akong nakatulog. Hindi na ako namahay dahil siguro sa antok na talaga ako ng oras na yon, Papa Dudut. Akala ko ay magiging okay ang tulog ko pero nagising ako kasi init na init ako. Nagtaka ako kasi nakapatay yung electric fan, nakalis na yon sa pagkakasaksak sa outlet. Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka dumating si Troy at siya ang nag-alis ng saksak sa electric fan. Pero nakapagtataka na ang agay niyang naka-out sa trabaho. Saka hindi basto si Troy para patayin ang electric fan habang natutulog ako. Tumayo ako at lumabas ng kwarto, Papa Dudut. Hinanap ko si Troy pero wala siya. Mag-isa pa rin ako sa apartment at naging palaisipan tuloy sa akin ang nangyari na yon. Kung paanong naalis ang saksak ng electric fan. Imposible na habang tulog ako ay nagawa ko yon nang hindi ko namamalayan kasi malayo yung electric fan sa kinakahigaan ko. Nawalang antok ko dahil doon kaya inayos ko na ang mga gamit ko. Bandang hapon ay naghanda na ako sa pagpasok sa trabaho. Sabay na dumating sina Albert at Carl kaya nakilala ko na silang dalawa. Mukha naman silang mabait at madaling pakisamahan. Pare-parehas kasi kaming probinsyano, Papa Dudut. Nagkasalubong kami ni Troy sa lobby ng building kung saan kami nagtatrabaho. Pauwi na siya at sinabi ko sa kanya na nakalipat na ako at naayos ko na rin ang mga gamit ko. E kumusta? Okay ba sa iyong apartment natin? Tanong pa ni Troy. Ayos maaliwalas pero habang tulog ako kanina, akala ko ay dumating ka. Nagising kasi ako kasi nakatanggal yung saksak ng electric fan. Init na init tuloy ako. Turan ko. Ha? Eh paano nangyari yon? Baka nag-sleepwalk ka, ang sabi pa ni Troy. Ano yun? Tanong ko. Yung naglalakad habang tulog tapos kung ano-anong ginagawa pero wala siyang alam kasi tulog siya. Tugon pa ni Troy. Hindi naman ako nagkakaganon. Yan mo na. Sige, papasok na ako. Ingat ka sa pag-uwi. Pagpapaalam ko. Nawala na sa isipan ko ang hindi may paliwanag na nangyari na yon dahil sa naging busy na ako sa pagtatrabaho. Nawala na rin yung mabigat na pakiramdam ko at naging normal naman ang mga lumipas na araw. Nakaklose ko na rin sina Albert at Carl. Nagkasundo kaming apat na maghahati sa lahat kasama na ang pagkain namin at iba pang mga kailangan namin sa araw-araw. Mabuti na lamang at nahiram ni Albert yung isang ref ng girlfriend niya. Kaya meron kaming napagtatabihan ng mga pagkain na kailangang ilagay sa ref at freezer. Sa aming apat, si Albert lang ang may girlfriend ng panahon na yon, Papa Dudut. Kung minsan ay doon natutulog sa apartment namin ang girlfriend niya na si Bea. Kapag ganoon ay sa amin muna ni Troy natutulog si Carl. Saka kung minsan naman ay ako o si Troy lang ang gumagamit ng kwarto namin sa gabi kasi hindi na kami nagkakasabay ng shift. Sa ilang beses na nasa apartment si Bea ay nakasundo na namin siya. Madali lamang kasi siyang pakisamahan saka hindi siya maarte. Binigyan na rin siya ni Albert ng sarili niyang susi para kung gusto nitong magpunta sa apartment namin kahit anong oras ay magagawa nito. Wala namang problema yon sa amin kasi tiwala na kami kay Bea. Alam namin na wala siyang gagawing masama sa apartment saka hindi naman siya bibigyan ng susi ni Albert kung hindi ito katiwa-tiwala. Siguro ay nakadalawang buwan na kami sa apartment na yon nang magsimula ng mga kababalaghan. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit ako ang madalas na maka-experience ng mga ganong klase ng mga pangyayari. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Respetuhin po natin ang mga senders at mga kwento na kanilang ibinabahagi at kung paano po nila na-i-present ang kanilang mga istorya. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel, ang Papa Dudut Family YouTube channel at mag-subscribe din sa ating pagpapatuloy. Nagsimula ang lahat ng isang gabi ay umuwi ako sa apartment. Maaga pa noon, Papa Dudut, siguro ay mga alas 7 pa lamang. Bumili na ako noon ng kanin at ulam sa labas at pagkatapos kong magpalit ng damit ay mag-isa na akong kumain.
Sa pagkakaalam ko ay ako lamang ang tao noon sa apartment kasi nang pumasok ako ay nakapatay ang lahat ng ilaw. Habang kampante akong kumakain ay natigilan ako nang meron akong narinig na babaeng umiiyak sa kwarto ni na Albert. Saglit lamang yung pag-iyak tapos ay nawala din. Nagtaka ako pero naisip ko na baka si Bea lamang yon. Baka may problema sila nila Albert at kung ano. Doon ko rin naisip na hindi pala ako mag-isa. Habang hinuhugasan ko na ang pinagkainan ko ay narinig ko ulit yung pag-iyak ng babae at sa pagkakataon na yon ay mas malakas at mas matagal na. Nabother na ako, Papa Dudut. Gusto ko sanang katukin ang kwarto ni Albert kasi akala ko ay umiiyak doon si Bea. Baka kailangan niya ng kausap pero naisip ko na kung meron silang problema ni Albert ay hindi dapat ako makialam. Unless sila mismong humingi ng tulong ay saka lamang ako makikialam. Patapos na ako sa aking ginagawa nang marinig ko na bumukas ang pinto. Napatingin ako sa pinto at nanlamig ako nang makita ko sina Albert at Bea na pumasok. Nagtatawanan pa nga sila at meron silang dalang pagkain. Tinanong ako ni Albert kung kumain na ako pero nakatulala lamang ako. Ang akala ko kasi nasa loob sila ng kwarto. O pare, ano nangyari sa'yo? Bakit nakatulala ka dyan? Ang natatawang tanong pa ni Albert. Hindi ba nasa kwarto kayo? Tanong ko. Oo, kanina pero lumabas kami para bumili ng pagkain. Bakit? Tanong pa ni Albert. Lumabas ba kayo nung naghuhugas ako ng pinggan? Tanong ko. Hindi, wala ka pa rito nang lumabas kami. Bakit nga, may problema ba? Ang nagtatakang tanong pa ni Albert. Akala ko kasi nasa loob kayo ni Bea ng kwarto. Kanina kasi habang kumakain ako ay meron akong narinig na umiiyak na babae sa kwarto ninyo. Akala ko pa nga si Bea eh. Tugon ko. Muntik pang awayin ni Bea si Albert, Papa Dudut. Nang sabihin ko yon ay inakala niya na merong babae si Albert. Pero nang i-check nila ang kwarto nila ay wala namang tao doon. Tinanong ako ni Albert kung sigurado ba ako sa narinig ko at ang sabi ko ay oo. Hindi talaga ako pwedeng magkamali at ang sabi ni Albert ay baka sa labas yon o kaya ay sa kabilang unit. Baka nagkamali lamang ako ng pandinig. Kahit duda ako na ganoon ay yun na lamang ang iniisip ko. That time ay medyo kakaiba na ang pakiramdam ko sa apartment namin na yon, Papa Dudut. Bumalik yung mabigat na pakiramdam ko kapag nandun ako. Pero hindi naman yon palagi at nagsimula na rin akong hindi makatulog ng maayos lalo na sa gabi. Paputol-putol ang tulog ko at hindi ko alam kung bakit nangyayari yon sa akin. May mga pagkakataon din na may kung ano-ano akong naririnig kagaya ng iyak ng babae, yabag ng paa at malalim na paghinga. Nangyayari yon lalo na kapag ako lamang mag-isa. Hindi naman ako natatakot sa mga panahon na ganon. Nagtataka lamang ako kung bakit may mga ganong nangyayari sa akin. Isa pa ay naniniwala ako na kung multo nga ang may kagagawa noon ay hindi naman nila kayang manakit at kaya lamang nilang gawin ay magparamdam. Sabi nga ay mas dapat nating katakutan ang buhay kesa sa mga patay. Isang araw ay nagkasabay kami ng off ni Troy at kaming dalawa lamang ang nasa apartment. Biglang pumasok sa isipan ko yung kakaibang na-experience ko sa apartment na yon kaya nagtanong ako sa kanya. Baka kasi hindi lamang ako nakakaranas ng mga yon. Troy, wala ka bang napapansin na kakaiba dito sa apartment natin? Tanong ko kay Troy. Wala naman, bakit mo naitanong? Saka anong kakaiba? Tugon niya. Alam mo kasi pakiramdam ko ay merong multo dito. Turan ko at ikinuwento ko sa kanya yung ilang nakakakilabot na experience ko sa apartment na yon. Nakakatakot naman yan, Dre. Sigurado ka ba? Baka naman gino-joke time mo lang ako ha, ang sabi pa ni Troy. Bakit naman kita bibiruin ng ganun? Ewan ko, hindi rin naman ako sure pero minsan talaga eh kakaibang nararamdaman ko dito, ang sabi ko. Magdasal ka kasi, hindi ka kasi nagdarasal lalo na kapag bago matulog. Diretso higa ka na tapos mamaya naghihili ka na. Natatawang sabi pa ni Troy. Hindi ako sanay na magdasal eh, pero ayos lang kung tama ang hinala ko. Hindi naman ako matatakotin kaya hindi ko na kailangang magdasal, sambit ko. Dati kasi ay ako ang klase ng tao na hindi madasalin, Papa Dudut. Catholic ako pero hindi ako yung palasimba.
Alam ko, Papa Dudot, na hindi maganda na kahit pagdarasal ay hindi ko nakasanayan, pero ganun talaga ako dati. Tinanong ko rin pala sina Albert at Carl nang itinanong ko kay Troy, pero kahit sila ay walang na-experience na kagaya ng sa akin. Para hindi na lamang ako masyadong kabahan ay inisip ko na guni-guni ko na lamang ang lahat ng yon. Parang imposible kasi na ako lang ang nakakaramdam ng ganon. Baka pagod lamang ako sa trabaho o kaya ay maraming iniisip. Minsan kasi nape-pressure ako kapag wala na akong pera tapos ay kailangan ko nang magpadala sa amin, Papa Dudut. Ang ginawa ko ay hindi na ako masyado nag-isip ng kung ano-ano. Pinilit kong maging positive lamang ang isipan ko hanggang sa kaya ko. Napansin ko na nang ginawa ko yon ay nawala na ang mga hindi may paliwanag na nangyayari sa akin sa apartment, kaya inisip ko na okay na ang lahat. Naging kampante na ako. Naka 1 year pa nga ako roon kasama si na Troy nang wala nang nangyayari na nakakakilabot, kaya nawala na rin sa isipan ko na merong multo doon, Papa Dudut. Nakakatulog na rin ako ng maayos. Kapag mag-isa ako ay wala na akong naririnig na kung ano-ano. Pero hindi pa rin pala tapos ang kababalaghan sa apartment na yon, Papa Dudut. Parang pinagpahinga lamang pala ako, at sa mga susunod na pangyayari ay hindi na lamang ako ang makakaramdam ng hindi may paliwanag, kundi pati na rin ang iba pang mga kasama ko. Isang gabi, magkakasama kaming kumakain ni na Albert at Troy. Wala noon si Carl dahil ayon kay Albert ay sumama ito sa mga katrabaho nila para mag-inom sa labas. Inaya rin daw siya pero hindi siya sumama dahil hindi siya pinayagan ni Bea. May lakad kasi sila ni Bea next day at baka raw hindi siya makasama kay Bea kapag meron siyang hangover. Normal naman ang gabing yon hanggang sa makatulog na kami. Bandang madaling araw ay naalimpungatan ako nang marinig kong bumukas ang pinto ng apartment. Alam kong si Carl yon dahil siya lang naman ang lumabas sa aming apat. Pumikit ako para bumalik sa pagtulog at medyo naririnig ko na nagsasalita si Carl at halata sa boses niya na lasing siya. Wala akong naririnig na kausap niya, kaya ang iniisip ko ay baka meron siyang kausap sa cellphone. Hindi ko rin masyadong maintindihan ang sinasabi ni Carl dahil mahina ang boses niya. Nakatulog na rin ako kasi hindi ko binigyan ng pansin ang mga sinasabi ni Carl, Papa Dudut. Medyo late na akong nagising kinaumagahan kasi wala akong pasok. Wala na noon sina Albert at Troy. Paglabas ko ng kwarto ay naabutan ko si Carl na nanonood ng TV habang nagkakape. Nagpunta muna ako sa banyo at nang lumabas ako ay nagkape na rin ako, pero nasa kusina ako. "Sobrang late ka nang nakauwi, no?" tanong ko kay Carl para lang merong kaming mapag-usapan. "Oo, ang dami kong nainom. Ang sakit tuloy ng ulo ko ngayon." "Oo nga pala, sino yung babae na nandito sa apartment? Pag-uwi ko kasi nakita ko siya na nakaupo dito sa may sofa." Ang turon pa ni Carl. "Babae? Si Bea?" tanong ko. "Hindi eh, kung si Bea kilala ko sana. Mahaba yung buhok ng babae na nakita ko. Hindi ba maikli ang buhok ni Bea?" "Hindi ko na nga binuksan ng ilaw, pero nakita ko siyang nakaupo dito," ang sabi pa ni Carl. "Siya ba yung kinakausap mo nung dumating ka? Narinig kasi kitang nagsasalita, akala ko nga ay may kausap ka sa cellphone," ang sabi ko. Ang sabi ni Carl ay kinausap nga raw niya yung babae na nakita niya na nakaupo sa may sofa. Tinanong niya kung bakit nandun ito at ang akala niya ay bisita ng isa sa amin. Kaya lang ay hindi raw nagsasalita yung babae. Parang nakayuko lang daw. Sinabi ko kay Carl na wala sa amin ang may bisita na babae, kaya parang sobrang imposibleng meron siyang nakita na babae. Tinanong ko siya kung sigurado ba siya sa nakita niya, at ang sagot niya ay sigurado siya. Kahit lasing daw siya ay hindi pa naman malabo ang mata niya. Malinaw daw sa paningin niya yung babaeng nakita niya, Papa Dudut. Nang ikwento sa akin ni Carl yon ay bumalik sa memory ko yung time na may naranasan akong kababalaghan sa apartment namin. Sinabi ko sa kanya na baka multo ang nakita niya, pero tinawanan niya lamang ako. Baka raw bisita ko yung babae at ayaw ko lang umamin. Pero kung may bisita man ako ay hindi ko hahayaan na nasa sala o sofa siya. Medyo bumalik tuloy ang kaba ko, Papa Dudut.
Naisip ko na baka nagsisimula na namang magparamdam ang kasama namin sa apartment na yon na hindi tao. Ikinuwento ko kay Troy ang tungkol sa babaeng nakita ni Carl. Pero ang hinala niya ay lasing lang si Carl, kaya kung ano-ano ang nakikita nito nang umuwi ito ng madaling araw na yon. Pero iba na ang pakiramdam ko ng time na yon. May mali talaga sa apartment na yon. At ang nakakalungkot lang ay parang ako lamang ang naniniwala. Totoo yung sinasabi ko na hindi ako matatakutin. Sa lugar na pinanggalingan ko ay marami na akong kwentong katatakutan na napakinggan. Hindi lang multo kundi meron din tungkol sa aswang at mga lamang lupa. Naniniwala ako na nag-exist sila pero hindi ako natatakot sa kanila dati. Dahil na rin siguro sa wala pa akong nakikitang mga ganon. Pero nang nasa apartment na yon ay bigla akong tinablan ng takot. Siguro ay dahil nasa isang lugar ako na may pakiramdam ako ng merong multo. Iba pala talaga kapag ikaw na mismo ang makaka-experience, Papa Dudut. Kahit na anong tapang mo ay mahahabag din ang buntot mo, lalo na at hindi mo alam kung ano ba ang pwedeng mangyari sa iyo sa mga susunod na araw. Makalipas ang mahigit isang taon ay bumalik ulit yung kakaibang pakiramdam ko sa apartment na yon, Papa Dudut. At nangyari yon nang magkwento sa akin si Carl na meron siyang nakitang babae. Kung minsan ay ang bigat ng pakiramdam ko kapag nandun ako. May pakiramdam din ako lalo na kapag wala akong kasama na merong mga mata na nakatingin sa akin. Yung tipong bigla akong mapapatingin sa kung saan o mapapalingon dahil feeling ko ay may nakatingin sa'yo. Sa totoo lang, gusto ko na sanang umalis sa apartment na yon kaya lang ay nahihiya rin ako sa mga kasama ko, lalo na kay Troy. Alam ko na mahihirapan sila kapag nabawasan sila ng isang kasama sa bahay. Mas lalaki ang gastos nila. Baka mahirapan din sila na maghanap ng papalit sa akin. Sa part ko naman, alam ko na mahihirapan din ako dahil maghahanap ulit ako ng bagong matitirhan. Baka ang makuha ko pa ay kagaya noong unang inuupahan ko na maingay palagi at hindi ako makapagpahinga at makatulog ng maayos. Kaya mas pinili kong magstay at inisip ko na lamang na kung totoo man na merong multo roon ay umaasa na lamang ako na hindi naman yon nananakit o gagawa ng masama. Isa pa ay minsan lang din naman akong mag-isa sa apartment at hindi palagi. Naging magkaparehas na kasi ang shift namin ni Troy kaya sabay na kaming umaalis at umuwi sa apartment. Bago tayo magpatuloy, napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng mga nakikinig ay hindi pa nakasubscribe. Malaking bagay po sa effort namin kung kayo po ay susuporta sa pamamagitan ng pagsusubscribe. Huwag din kalimutan na i-share ang ating kwento sa ating pagpapatuloy. Kaya lang ay kinailangan ni Troy na umuwi sa probinsya nila ng 1 week dahil namatayan siya ng kamag-anak. Doon ako mas nakaramdam ng takot lalo na at naisip ko na isang linggo akong walang makakasama sa kwarto. Pero wala rin naman akong choice. Hindi naman pwedeng sumama ako kay Troy kasi kailangan kong magtrabaho. Nagkataon din na pang-umaga ang pasok ko kaya tuwing gabi ay nasa apartment ako. Kung panggabi sana ako ay ayos lang kasi sa umaga ako nasa apartment. Inisip ko na lamang nakasama ko naman sina Albert at nasa kabilang kwarto lamang sila. Kung sakali na may hindi magandang mangyari ay pwede akong sumigaw at sigurado ako na maririnig nila ako, Papa Dudut. Unang gabi na wala si Troy sa apartment, late na akong nakatulog pero normal naman ang lahat. Walang nakakatakot na kakaibang nangyari. Wala akong ibang hiling noon kundi ang mag-survive ako sa 7 gabi na wala akong kasama. Sa 2 gabi doon na nagsimula ang impyerno ko. Maaga ako nakauwi noon at halos nagkasabay lamang kami ni na Albert at Carl. Nakita ko na meron silang dalang alak at pulutan. Ano meron at magiinom yata kayo? Tanong ko. Ito kasing si Albert, may problema sila ni Bea.
Samahan mo kaya kami mag-inom pagkakain natin. Damayan natin tong kaibigan natin. Sagot pa ni Carl. Sige ba? Pero hindi ako iinom ng marami ha. May pasok pa ako bukas ng umaga. Pagpayag ko. Okay lang basta samahan nyo lang ako. Kailangan ko lang ng taong makakausap. Ang sabi pa ni Albert. Nag-dinner muna kaming tatlo at nagpahinga ng kaunting minuto. Maya-maya ay nagsimula na kaming mag-inom. Ikinuwento na ni Albert ang nangyari sa kanila ni Bea at nalaman ko na meron silang isang bagay na hindi pinagkasunduan. Malungkot si Albert kasi hindi raw siya pinapansin ni Bea kahit na anong gawin niya. Ang sabi ko ay hayaan muna niyang lumamig si Bea at kapag parehas silang kalmado ay saka nila pag-usapan ang problema nila. Alam ko na mahal ni na Albert at Bea ang isa't isa. Kaya tiwala ako na magkakaayos pa sila, Papa Dudut. Nang makaramdam na ako ng kaunting pagkahilo at nakita ko na alas 11 na ng gabi ay naisip ko ng huminto sa pag-inom. Kailangan ko ng matulog kasi maaga din ang gising ko the next day. Matutulog na pala ako ha, maaga pa ako bukas, pagpapaalam ko. Sige lang Dre, salamat sa pagdamay, turan pa ni Albert. Wala yun, hayaan nyo. Sa susunod ay sasabay ako sa inyo sa pag-ubos ng alak. Basta walang pasok kinabukasan. Sabi ko sabay tawa. Mahina din ako pagdating sa alak kaya kahit hindi ganoon karami ang nainom ko ay nalasing na ako, Papa Dudut. Ilang minuto pa lamang simula nang humiga ako ay nakatulog na kaagad ako. Dahil sa lasing ako ay hindi na sumagi sa isipan ko yung takot ko na wala akong kasama sa kwarto. Ang gusto ko lang ay matulog para hindi ako ma-late kinabukasan. At wala akong kamalay-malay na sa gabing yon ay mangyayari ang isang bagay na hanggang ngayon ay hinahanapan ko pa rin ng explanation kasi hindi ko talaga alam kung paano yon nangyari sa akin. Mahimbing ang tulog ko noon, Papa Dudut, hanggang sa nagising ako dahil sa meron akong naramdaman na kung anong mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Hindi rin ako makahinga ng maayos ng sandaling yon. Nang buksan ko ang mata ko ay nagulat ako sa mga nakita ko. Merong babaeng nakalutang sa itaas ko at halos malapit na siya sa may kisame. Sa aking pagkakatanda ay kulay itim na damit ang suot niya. Nakatalikod siya sa akin at imbes na nakalaylay ang mahaba niyang buhok ay sumasayaw yon sa hangin. Nakadipa siya, Papa Dudut. Takot na takot ako ng sandaling yun at ang gusto kong gawin ay sumigaw o kaya ay tumakbo palabas ng kwarto pero hindi ko na magawa. Hindi ako makagalaw. Kahit ang ipikit ang mata ko ay hindi ko rin magawa kaya wala akong choice kundi ang tignan ang babaeng yun, Papa Dudut. Maya-maya ay gumalaw na ang babae. Dahan-dahan siyang umikot at pumihit paharap sa akin na para bang gusto niyang ipakita sa akin kung ano ang itsura niya. Nagpapanik na ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayoko makita ang mukha ng babae kasi alam ko na mas lalo lamang akong matatakot. Pero paano ko gagawin yon? Eh hindi ko kayang pumikit. Hanggang sa narinig ko ang malakas na pagkatok sa pinto ng kwarto. Nagulat at nagtaka ako nang bigla akong magising habang naririnig ko ang boses ni na Albert at Carl sa labas ng kwarto ko. Litong-lito ako kasi malinaw na panaginip lamang yung babaeng nakalutang pero ang ipinagtataka ko ay bakit parang totoo yon. Sa panaginip ko kasi ay nagising ako mula sa pagkakatulog kaya akala ko ay totoo ang lahat ng yon. Tapos kung hindi ko pa narinig ang malakas na pagkatok ni na Albert ay hindi na siguro ako magigising. Nagpapasalamat pa rin ako na buhay pa rin ako kasi akala ko talaga ay katapusan ko na. Hinang-hina akong tumayo at binuksan ang pinto. Nakita ko sina Albert at Carl na may pag-aalala sa kanilang mukha. Dre, ano nangyari sa'yo? Binabangungot ka ba? Narinig ka namin na umuungol ng malakas eh, ang sabi pa ni Carl. Oo yata, ang sama ng panaginip ko. May babae daw na nakalutang sa ibabaw ko, tugon ko. Maganda ba yung babae, sexy? Sinong artista ang kamukha? Pabirong tanong pa ni Albert. Loko ka? Nakita mo na nga binangungot na nga si Dre. Pero okay ka lang ba? Tanong ni Carl.
Okay lang ako, butit nagising ako dahil sa inyo. Wika ko. Buti nga't gising pa kami at hindi pa kami tapos mag-inom. Kung gusto mo ay doon ka na muna matulog sa kwarto namin para may makasama ka. Baka bangungutin ka ulit eh, ang sabi naman ni Albert. Sa takot kong maulit ang nangyari sa akin ay pumayag ako sa suggestion na yon ni Albert Papa Dudut. Akala ko rin ay matagal na akong nakatulog pero mag-aalas 12 pa lamang noon ng hating gabi. Hindi na tinapos ni Albert at Carl ang inuman nila at sumabay na sila sa pagtulog sa akin. Alam ko na nag-aalala silang dalawa sa akin at doon ko naramdaman na totoo ko silang mga kaibigan. Kahit na hindi pang tatlong tawang higaan nila roon ay nagsiksika na lamang kaming tatlo. Pinagitnaan nila ako at naramdaman ko na safe naman ako. Medyo late na ako nakatulog at inantok pa ako nang magising ako. Kung pwede nga lang na huwag na akong pumasok sa trabaho ay hindi ako papasok pero naisip ko na mas okay na nasa trabaho ako kesa nandoon sa apartment. Hindi nawala sa isipan ko ang mga nangyari sa akin ng nakaraang gabi, Papa Dudut. Hindi ko kasi maintindihan kung panaginip lang ba talaga yon o totoong nangyari. Parang nangyari kasi ay binangungot ako sa panaginip. Basta ang gulo niya, Papa Dudut. Sa mga sumunod na gabi ay doon na muna ako natulog sa kwarto ni na Albert at Carl para meron akong kasama. Pero hindi ako nag-open sa kanila na pakiramdam ko ay meron multo sa apartment namin. Kasi noong unang beses kong sabihin yon sa kanila ay hindi naman ako pinaniwalaan. Siguro ay sakalang sila maniniwala sa akin kapag sila na mismo ang naka-experience ng naranasan ko sa apartment na yon. Isa pang pangyayari na hindi ko talaga makakalimutan na inong nakabalik na si Troy sa apartment. Ilang araw pa lamang ang nakalipas simula nang makabalik siya ay may nangyari na naman sa akin na kababalaghan. Dahil sa nandun na si Troy ay hindi na ako nakikitulog sa kwarto ni na Albert. Nang gabing yon ay mag-isa lamang ako sa kwarto dahil lumabas si Troy pero sabi niya ay uuwi din siya. Wala rin si Carl at si Albert lang ang nasa kabilang kwarto. Para hindi ako masyadong matakot kasi hindi pa ako inaantok ay hinayaan ko munang nakabukas ang ilaw sa kwarto at nagse-cellphone lamang ako, Papa Dudut. Inihintay ko rin kasi si Troy dahil nakalimutan niya ang susi. Nag-text siya sa akin na kapag nasa gate na siya ay baka pwedeng ipagbukas ko siya. Siguro yung mga 10 pa lamang noon ng gabi nang may narinig akong kumakatok sa pinto ng kwarto sa kabila, Papa Dudut. Ang inisip ko ay baka si Carl na yon, baka wala din siyang susi sa kwarto nila kaya kumakatok siya. Hinayaan ko lang kasi for sure ay pagbubuksan naman siya ni Albert. Yung katok ay mabagal, isang katok tapos ay hihinto ng ilang segundo tapos ay isang katok ulit. Tumagal ng halos 2 minutes na narinig ko yung pagkatok at medyo nabother na ako. Nagdesisyon na kasi akong bumangon noon at lumabas ng kwarto para tignan kung si Carl nga ba talaga yung kumakatok sa kabilang kwarto. Pero paglabas ko ay nagtaka ako kasi walang tao na kumakatok sa kwarto ni na Carl. Narinig ko pa rin ang pagkatok pero hindi ko na alam kung saan ba yun ang galing. Sa sobrang takot ko ay kinatok ko na si Albert sa kwarto nila at pinagbuksan naman niya ako. Bakit? Tanong ni Albert sa akin. Narinig mo rin ba yung kumakatok? Natatakot kong tanong. Oo, si Troy na ba yung kumakatok sa kwarto ninyo? Turan pa ni Albert. Ha? Hindi, dito ko nga narinig na kumakatok sa kwarto ninyo ni Carl eh. Kaya akala ko eh si Carl yung kumakatok. Nagtataka kong tanong. Habang nag-uusap kami ni Albert ay nawala na yung kumakatok. Ayon kay Albert ay may narinig siyang kumakatok pero sa pinto ng kwarto namin ni Troy. Kabaliktaran niyo nang sa akin kasi sa kwarto nila ako merong naririnig na kumakatok, Papa Dudut. Sa nangyari niyon ay sinabi ni Albert na mukhang totoo nga yung mga kinuwento ko sa kanila. Kahit siya ay natakot din sa nangyari. Ikinuwento namin yon kina Carl at Troy at mabuti na lang din at naniwala na sila sa aking lahat. Mas lalo pang nagkaroon ng ebidensya na meron talagang multo sa apartment na yon. Nang isang beses ay merong nahagip ang mata ni Carl. Na babae na mabilis na naglalakad sa kusina habang nasa sala siya at nanonood ng TV. Parang pumasok daw sa banyo yung babae pero hindi siya sigurado kasi sobrang bilis daw ng paglalakad ng babaeng nakita niya. Kagaya ng babaeng nakita ko noong binangungot ako.
ay nakasuot din ang itim na damit yung babae na nakita ni Carl. Sa mga nangyari ay nag-usap kaming apat na umalis na sa apartment na yon, Papa Dudut. Tinapos na lang namin ang isang buwan at umalis na kami sa takot namin na baka kung ano pang mangyari sa amin. Nakalipat naman kami sa ibang apartment at okay sa nalipatan namin dahil walang kababalaghan na nangyayari. Isang taon pa kaming nagsama-sama sa isang apartment bago kami nagkanya-kanya. Naisipan kasi ni Troy na magtrabaho na sa ibang bansa. Ako naman ay okay na ang sinasahod ng time na yon kaya nag-solo na ako sa apartment at makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon na rin ako ng kasama kasi nag-live-in na kami ng girlfriend ko. Until now, marami pa rin akong tanong tungkol sa apartment na yon. Ang daming bagay na gusto kong mabigyan ng liwanag pero alam ko na hindi na yon mangyayari pa kasi wala na ako sa apartment na yon. Ang ipinagpapasalamat ko na lamang ay safe kaming apat na nakaalis doon. Ang experience rin sa apartment na yon ang nagturo sa akin para magdasal, lalo na kapag bago ako matulog. Kapag nagdarasal kasi ako ay may kakaibang comfort na naibibigay yon sa akin. Papa Dudut, sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa gabi kapag matutulog na kayo ay huwag kalimutan ang pagdarasal. Naniniwala kasi ako na kapag tulog tayo ay wala tayong kalaban-laban sa panganib na pwedeng nag-aabang sa atin. Kaya importante na meron tayong proteksyon laban sa mga hindi magandang bagay na pwedeng magbigay ng kapahamakan sa atin. Lubos na gumagalang Dre. Sadyang sa buhay natin ay darating ang maraming pagkakataon na susubukin ang ating tapang at tatag. Yung tipong pakiramdam natin ay hindi na natin kaya at walang kahit na sino ang makakatulong sa atin. Dito ay masusubok ang inyong pananampalataya sa lumikha. Kung gaano ba katibay ang paniniwala mo sa kanya at sa kanyang kapangyarihan. Importante ang pagdarasal ng bukal sa puso dahil nagbibigay ito ng kapayapaan sa ating puso. Maganda rin po itong paraan upang mabawasan ang ating takot o tuluyan itong maglaho. Ang pagdarasal ay isang gawain upang makakonekta tayo sa Diyos na ating pinapaniwalaan upang mabigyan niya tayo ng gabay at ng proteksyon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ngayong gabi, huwag kalimutang magdasal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.